Okay, magandang araw po sa ating mga subscribers at saka sa ating mga followers. Okay, ang pagtatalakayin ko po ngayon ay tungkol sa Executive Order number 114. Ito po yung Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program na kamakailan ay pinirmahan ng ating kagalang-galang na Pangulong Duterte noong May 6, 2020. So ano po ba ang nilalaman ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program? At bakit po ito ay naisipan at ginawang executive order? Nga pala, pag sinabi po natin executive order, ito po ay isang batas. Ito po ay may bisa ng isang batas. Okay. Talakayin po natin ang mga kadahilanan kung bakit kinreate po itong executive order na ito. Okay, dito po ang history. National Capital Region accounted the largest share of the country's domestic gross domestic product or at 36% based on the 2018 data of the Philippine Statistic Authority. Pag sinabi po natin gross domestic product, ang ibig pong sabihin ng gross domestic product, this is the total value of goods produced and services provided in a country during 1 year. So in 2018, 36% po ng ating GDP ay nagmumula, nanggagaling dito sa National Capital Region. More than one-third. So ibig pong sabihin, ang development po ng country natin ay nandito sa National Capital Region. Kung kaya't, kung nandito ang development, dito rin po ang karamihan ng ating mga kababayan. Dito rin po tayo nagsisiksikan sa National Capital Region. At ang population po ng NCR, okay, in 2015, pasensya na po kayo kasi ito po yung nakalagay sa batas at naging basis po ng executive order na to, 2015 pa. Imagine 2020 na po tayo. 2015 pa na record ng Philippine Statistics Authority na ang population po ng NCR ay 12,877,253. Imagine that was 2015. Ano na po tayo ngayon? 2020. So ilan na po kaya ang population dito sa NCR? Tingin ko po baka nasa 16 to 17 million na po tayo nandito sa NCR na nagsisiksikan. At hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang epicenter ng COVID-19 pandemic na ito sa Pilipinas ay nandito sa NCR. Okay, so dahil nandito sa NCR ang epicenter na ito, ECQ tayo or Enhanced Community Quarantine, ang ating ekonomiya, which is more than one-third, 36%, ay hindi rin po gumagalaw. So walang galawan ang ating ekonomiya. In short, mababangkarote po ang Pilipinas pagka ganito ang mangyayari. Kaya po naisipan ni Pangulong Duterte na dapat magkaroon po ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Ngayon, tatalakayin po natin. Kung ikaw po isang probinsyano, ano po ba ang maghihimok sa'yo o magtutulak sa'yo upang ikaw ay bumalik sa probinsya? Anong-ano ang mga kadahilanan? Of course, nabanggit ko nga kanina, development. Kapag develop po ang mga probinsya natin, tayo po lahat siguro ay mapag-isip na mas gustuhin nating mamuhay kasama ang ating pamilya sa probinsya. Pero hindi po yun ang katotohanan. Ang katotohanan po sa kasalukuyan ay more than one-third or 36% nandito po sa NCR ang development. Nandito po sa NCR ang oportunidad. Kaya nandito po tayong lahat nagsisiksikan dito sa NCR. Napakaganda po ang programa na ito. Bakit? Dahil sa mga problema pong dinadanas natin dito sa NCR, masusolusyunan po ang iba nito dahil sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program or Executive Order 114. Ano-ano po ang maaring mabigyan ng solusyon? Mga problema na mabigyan ang solusyon sa programang ito.
Unang-una po ang traffic dito sa NCR. Maling hindi naman lingid sa ating kalaman na ang mga corporation, nandito ang development, 36% nandito. Karamihan po sa mga corporation na yan, kapag ka ikaw ay manager, bibigyan ka po ng sasakyan. Every 5 years, ang iba every 3 years. Kaya dumadami po ang sasakyan sa lansangan. Nag-device pa tayo ng number coding system na ang mga mayayaman naman, siyempre bibili ng mahigit kumulang 3, 4, 5 sasakyan para hindi sila tatamaan ng coding number. Di lalo pong dumadami ang sasakyan sa lansangan, hindi naman po nag-i-expand o dumadami ang ating kalsada dito sa NCR. Yan po siguro ang isa sa kayang magawan ng solusyon o kayang matugunan, problemang matutugunan ng solusyon ng balik probinsya bagong pag-asa program, ang traffic, heavy traffic dito sa Metro Manila. Pangalawa ay ang crime rate. Sa buong Pilipinas, sa NCR po ang may pinakamataas na crime rate. Bakit? Sabi ko nga kanina, marami po dito galing sa probinsya nakikipagsapalaran pagdating sa Manila. Sadyang malupit ang kapalaran, hindi nakakuha ng trabaho. Isan po yun pupunta? Hindi po makakain yan. So, karamihan sa kanila ay napupunta dun sa masasamang gawain. Or karamihan din sa kanila na exploit ng mga kriminal. Ayan na po, kaya bakit tumaas po yung crime index o crime rate dito sa NCR. Magandang programa po ito. And pabor po ako dito. Sa makatwid itong Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program, this is not the first time. Hindi po ito first time ng isang Pangulo ng Pilipinas ay nananawagan na magsibalikan sa probinsya yung at mga kababayan nating nandito sa NCR. Usually naman yung mga hindi productive na nandito sa NCR ay, or kahit productive kayo, kung mas maganda naman ang mapupuntahan ninyo sa probinsya at sa tingin nyo mas peaceful at tagaroon kayo, mas gugustuhin nyo sigurong bumalik sa probinsya. At nabanggit ko nga, kaya naman tayo dito nagsisiksikan dahil sa development. Dahil nandito ang oportunidad. Let's take an example, Davao City. Sa Mindanao nung araw, hindi naman Davao City ang pinaka-develop dyan. Nauna pang na-develop ang Cagayan de Oro City, CDO. Umovertake na lang ang Davao lately, siguro dahil sumikat ang Davao, maganda ang kanilang mga programa, maganda ang peace and order, mababa ang crime rate, nainganyo ang mga mamumuhunan na pumunta ng Davao. Developed ang Davao, maganda, may mga magagandang school. Kaya, nagsipuntahan din ang ating mga kababayan, bumalik din sa Davao, yung mga nandito sa NCR. Kaya kung titingnan nga po ninyo, maganda ang development ng Davao, pinaghahandaan din ng Davao government, nag-i-expand sila, pinalalakihan nila yung kanilang mga kalsada. Pero mind you, ladies and gentlemen, mga kaibigan, nagkaka-traffic na rin po sa Davao, hindi na kagaya nung araw. Okay. Kasi nagkakaroon ng influx, nagkakaroon ng local migration. Bakit? Nandun po ang oportunidad, nandun po ang development. In fact, Davao is number one in terms of its land area and entire Philippines. And number three po ang Davao sa densely populated city dito sa Pilipinas sa ngayon. Okay. I'm sorry, hindi yata densely populated. Kundi number three sila sa may pinakamaraming populasyon na syudad dito sa Pilipinas. Hindi po pala densely populated sapagkat ang land base or land area po ng Davao ay kasing laki na po yata ng Singapore o baka mas higit pa. Kasi yan po ang pinakamalaking land area na city meron tayo sa Pilipinas. Okay, so basahin po natin yung portion or magandang nilalaman ng batas na ito na Executive 114, Executive Order 114. Section 1,
the Policy of Balanced Regional Development. Napakaganda pong pakinggan. Polisiya ng Balanced Regional Development. Ibig sabihin po, walang maiiwan na region, kundi sabay-sabay aangat ang region in terms of its development. Ano po ang sabi sa batas? The state shall ensure balanced regional development and equitable distribution of wealth, resources, and opportunities through policies and programs that boost countryside development and inclusive growth, provide adequate social services, and promote full employment, industrialization, and improve quality of life in rural areas. Towards this end, the Balik Provincia Bagong Pag-asa Program shall be institutionalized. So isa lang po talaga ang makakapag-inggan nyo sa ating mga kababayan na nandito sa NCR at sa ibang mga highly urbanized city na katulad ng Cebu, diba, na umu-overtake na ngayon sa dami ng COVID-19 cases sa Quezon City. Sila na po yung number one city. Bakit po? Densely populated na po lahat ng nasa Cebu. Marami po dyan, taga Negros, Leyte, Samar, Bohol, ay dyan po nagtatrabaho lahat. Bakit? Again, dahil nandun ang development. Okay, so kapag ka nandun ang development, ang tao ay nagsisipuntahan. Dahil makikipagsapalaran, nandun ang oportunidad. Yun po yung nilalaman ng batas na ito. Hindi naman po basta-bastang, dahil ba sinabi ni Pangulong Duterte na magbalik probinsya kayo? Uwi din kayo ng probinsya? Hindi naman po yun ibig sabihin eh. Ini-encourage na tayo dahil sabi niya, sabi sa batas na ito, congested na tayo. At sa katulad ng pangyayaring COVID-19 pandemic, tinamaan ang NCR. Nandito ang epicenter. Anong nangyayari sa atin? Anong nangyayari sa ekonomiya natin? Anong nangyayari sa GDP natin? Nalumpo po ang ating ekonomiya. Lumpo. Bakit po? One-third nandito. One-third ng development, 36% ng ating GDP ay nasa NCR. Lumpo ang ating ekonomiya. At sabi nga dyan, pag titingnan mo, mag-research ka, 2022 pa tayo fully makarecover. Sana nga po, 2022 nakaka-recover na tayo. But I'm afraid, baka hindi po ganun kabilis makarecover ang Pilipinas in terms of its economy dahil dito sa pandemic or COVID-19 pandemic na ito. Okay? Policy of Balanced Regional Development. Kasi pag na-distribute na po sa bawat rehiyon ang development, tatamaan man ng COVID, halimbawa dito sa NCR, kung hindi ganito yung kalagayan natin sa ngayon, tinamaan man tayo ng COVID, hindi tayo masyadong aaray. Bakit po? All other regions ay normal naman. Magbibigay naman sa atin ng kita. Bakaya pa rin tustusan ang pangangailangan ng sambayan ng Pilipinas. Pero sa ngayon, 36% po ang nalumpo ng COVID na ito. Dahil naka-ICQ po ang Metro Manila, ang kabuuan ng NCR, hanggang sa ngayon, pati Laguna at ang Cebu City. Lahat po yan. Nandyan po ang development. At yan po ang tinamaan ng COVID. Kaya lumpo po ang ating ekonomiya. Okay, number two, creation of the Balik Provincia Bagong Pag-asa Council. Kung basahin nyo nga po ang batas, makikita nyo, maintindihan nyo, ang programang ito ay pupunduhan ng ating gobyerno. Sa makatuwid, pagtitingnan nyo po kasama sa council na ito, sa Balik Provincia Bagong Pag-asa Council, nandito na po halos lahat ng secretary, cabinet secretary ng ating gobyerno, ng executive department. At ang chairperson ng council ay ang executive secretary. So pupunduhan po ito mga kababayan. Okay. Salient points lang. Okay. Binibigyan lamang sila ng 30 days upang mag-issue ng guidelines sa program framework ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Ano po ang framework nito? Sisilipin po natin mismo ang batas. Madali lang naman pong intindihin. Okay? So ang framework ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program ay ang mga sumusunod. Okay? Napakaganda po ng batas. Una, empowerment of local industries.
I-empower po natin ang local industries. Susuportahan ng gobyerno ang micro, small, and medium enterprises upang itong MSMEs na ito ay makakapag-compete not just in the Philippines, but outside Philippines or abroad as well. Ganyan kaganda. Okay, pagtitibayin ngayon ang provincial economic hubs, magkakaroon tayo ng mga ganyang senaryo sa programang ito. Pangalawa, food security and agricultural productivity. Encourage and facilitate innovations and technologies for agricultural production such as modern rice farming techniques, seed production and farm mechanization, conducive to long-term and sustainable rural development. Okay, local agricultural industry shall be supported and strengthened through infrastructure and financial support such as but not limited to loan sourced from the Agricultural Competitiveness Enhanced Fund as well as existing incentives given to agricultural cooperatives. Okay. Kung titingnan po natin, food security and agricultural productivity. Alam niyo po ba kung anong kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas? Alam niyo po? Ang Pilipinas po ay second sa China in terms of importation of rice. Imagine, we used to be an agricultural country. But how come? Second tayo sa China ngayon na nag-i-import ng palay. Bakit? Pag kayo po ay nagawi sa probinsya, titingnan niyo po ang probinsya. Ang mga dating palayan ngayon ay damuhan. Na anong meron? Mangilang-ilang kalabaw, baka, na ginagawa na pong pastulan. Bakit? Napakahirap pong mag-farm. Bakit uli? Dahil ang pag-produce ng isang kilong palay ay nagkakahalaga ng 12, 13, o 14 pesos. Pagdating naman ng anihan, bibilhin po ito ng mga middle men, mga negosyante. Magkano? Maniwala ka't sa hindi. Bibilhin po ito ng 17 pesos. Swerte na kung 17.50. So sa makatwid, ang kinikita ng ating mga kababayang magsasaka sa bawat isang kilong palay ay 3 pesos lang. Inuutang pa po nila ang puhunan. Magbabayad pa po sila ng interest. Inuutang pa po nila ang fertilizer. Nakapagtataka nga naman kasi on public records naman eh, makikita mo yung suporta ng gobyerno sa ating magsasaka. O baka naman yung mga magsasakang nakakausap ko sa tuwing umuwi ako ng Bohol, ay sadyang sila lang din po lagi ang hindi nakakatanggap ng suporta. Kaya po, ganun kahirap ang pagsasaka. Wala pong tubig sa kanilang sakahan. Walang irrigation. Kaya nga po nanumbalik sa aking isipan yung fertilizer scam na ngayon ay tumahimik na. Imagine mga kaibigan, millions o pesos ang fertilizer na napupunta para sa palay, fertilizer para sa palay ay napupunta sa Quezon City. Matagal na po ako sa NCR. Naging abogado na ako, lahat-lahat. Naikot ko na po halos lahat ng syudad dito sa NCR. Wala naman po ako nakitang palayan dyan sa Quezon City. Pero bakit nandun napunta? Hindi ho ba ito ay naging isang controversial na ngayon ay tahimik na? Okay, sana naman po sa programang ito, sana naman po, naniniwala po ako na kapag ang nasa itaas ay hindi kurakot, hindi rin po kurakot yung mga nasa baba. Naniniwala po ako na kapag kurakot ang nasa taas, kurakot din po yan down the line. Diba? Hindi naman bago yun. Hindi bago ang fertilizer scam. Kawawa po ang ating mga magsasaka. Kaya po yan nagsisiksikan dito sa Metro Manila.
Dahil ang mga magsasaka, ibinenta na lang nila ang kanilang mga lupain ng kanilang mga sakahan. At nandito sa Metro Manila, nandyan sa Cebu, nandyan sa Davao, nandyan sa mga highly urbanized cities, nakikipagsapalaran dahil nandun yung oportunidad na kanilang nakikita. Miscalculated. Ilang taon lang or buwan lang lumipas, ubos na yung pinagbintahan ng kanilang sakahan. Kaya ang ating mga magsasaka ngayon, pag tiningnan po natin sa probinsya, wala na po halos nagsasaka. At huwag ka! Huwag ka, kasi di ba may pinasang batas, kamakailan lang. At atin din pong tatalakayin yan. Di ba? Kapapasa lang po ng batas na the Philippine Rice Tarification Law, tatalakayin po natin, hiwalay yan. Ano po ang ibig sabihin ng Rice Tarification Law? Okay. Simple lang naman yung ibig sabihin nun, nililift lang yung limit ng pag-import ng bigas. Okay. So lahat ng mga bigas dito sa Pilipinas, galing sa ibang bansa, ay pwede nang pumasok. Imagine, hindi po tayo nakakakumpit sa Vietnam. Ang pag-produce po ng isang kilong palay sa Vietnam ay nasa 3 pesos hanggang 5 peso lang. Dito sa Pilipinas, 12 to 14 pesos. Wala po sa kalahati, nasa 1/4 po or kaya ay sobrang napakalayo. Sa Thailand, around 5 to 6 pesos isang kilong palay. Sa Pilipinas, 14. Okay. Kaya ang mga magsasaka natin, wala na po silang ganang magsaka. Hindi na po sila nagtatanim. Kinukulang po ng patubig, kinukulang po ng fertilizer. Pero tingnan po natin, ang laki po ng budget ng gobyerno para sa ating agrikultura. Diba? Pangatlo, okay? Pangatlong framework, napakaganda po nito. Social welfare, health and employment. Which means comprehensive assistance packages shall be designed to encourage the voluntary and immediate movement to the respective home provinces of workers and overseas Filipino workers, especially those stranded in NCR due to the enhanced economic community quarantine. Local health facilities shall be upgraded and local health capacity shall be improved to address the health needs of the community, such as building more hospitals and clinics, providing more ambulances and enhancing medical scholarship programs, and among others. So maganda po. Social welfare, health, and employment. Sa totoo lang, maganda naman po ang mga programa ng government. Baka naman po may pagkukulang doon sa pundo, pag-i-implement. Hindi po kasi ganun kadali. Katulad po lang universal health care, na atin pong tatalakaying hiwalay na kamakailan naging controversial po yan dahil sa uproar ng ating mga kamag-anak. Marami po akong kamag-anak na OFW. Kapatid ko po ay isa ring OFW, yung bunso namin. Stranded din po ngayon sa Saudi Arabia dahil sa COVID-19 pandemic na yan. Okay, so UHC po kasi lahat, covered po lahat ng Filipino. Napakagandang programa na yan. Nga lang po, this is a social thing na lahat po tayong Filipino ay magko-contribute po, lahat ng may kakayanang mag-contribute, at ang balik naman po dito ay sa lahat ng ating mga kababayan. Okay, na hindi ka na mag-iisip na kapag ikaw ay nagkasakit, hindi mo na iisipin kung saan ka kukuha ng panggamot, dahil ang PhilHealth na po ang magbabayad niyan. I-discuss po natin separate yan dahil mahabang topic po yan. Okay? Ang pang-apat po ng framework dito ay development of infrastructure. Ito po, development of infrastructure sa ating mga probinsya. Itong development of infrastructure na ito, maniwala po kahit sa hindi, ito po ay may effect or long-term effect na na-i-enjoy po natin sa kasalukuyan. Ako po ay halos taon-taon umuwi sa Bohol. Pag pumupunta po akong Bohol, Bailan lang po ako. Nakikita ko po yung mga infrastructure na ibang-iba na po sa ngayon kaysa noon. Isa sa mga programa ni dating Gloria Macapagal Arroyo, nating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ay yung Farm to Market Road. Marami pong nabibiyayaan doon.
marami pong natuwang mga magsasaka. Dahil sa farm-to-market road, hindi na po costly yung pagdala ng kanilang produkto papunta po sa market. So, bawas sa cost, mas lumaki po yung kanilang kita. Okay, sana nga po tuloy-tuloy. Okay, hindi lang po doon, development of infrastructure. Kasama na po ditong i-develop ay yung mga pasilidad po na kung anong meron dito sa NCR, sa National Capital Region, ay magkakaroon din ang probinsya. So, it's a total robust development para po yung mga nasa NCR ay uuwi din. Okay? Ang programang ito ay hindi po ito madalian. Hindi po ito biglaan. Okay? Sapagkat by transes po ito, sa short term nga po, kung basahin ninyo ang batas, makikita po ninyo sa short term. Ang short term po ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program, this is in fact voluntary. Okay? Kita po ninyo, for the efficient voluntary movement of individuals and enterprises from NCR to identified rural areas, initial assessment may be provided for assistance such as but not limited to the following. Sa short term po, magkaroon po ng transportation and relocation course through DOTR. Libre po ang pag-uwi. Libre ang sakay. Okay? Meron pang transitory support from existing DSWD and National Housing Authority programs. Okay. Lahat naman ito ibabalangkas within 30 days at i-roll out po kung paano i-implement. May medium term po tayo. Sa medium term, nandyan po yung identification of existing special economic zones. Na kung meron tayong mga economic zones sa Clark, meron tayong economic zones sa Baguio, sa MEPSA, sa Mactan, Cebu, yan po i-expand para magkaroon ng total development. Sana nga po makinabang ang Pilipinas sa pag-alis ng mga kumpanya sa China, because there will be a new normal after this pandemic. Hindi naman po natutuwa yung mga Europeans, yung mga Americans, kahit nga Japanese. If you are a voracious reader, makikita mo po ang Japan ay unti-unti na pong nagpo-pull out ng kanilang factories sa China. Sana nga po tayo ang mabibiyayaan at dito po sa Pilipinas lumipat. Sana nga po. Pero sa tingin ko po, ang mas makakabiyayan yan ay ang Vietnam at ang Thailand. Di ko alam kung paano ang strategy, national strategy nila. Pero I hope na ang NEDA natin, ang National Development Authority, ay babalangkas din ng mga polisiya na siyang makakatulong sa atin upang ang mga mamumuhunan sa buong mundo after this pandemic ay titingnan naman at bibigyan ng oportunidad na sa Pilipinas mamuhunan. Ang long term nito ay proposed decentralization of powers and seat of governments, of governance rather. Priority legislation on rationalized and result tax-based incentives for agricultural or tourism industries in the National Land Use Act and the creation of new urban centers outside of NCR and existing major urban centers. So, sa makatuwid po itong programa na ito ay sadyang napakaganda. Okay? Ang funding, sana man po manggagaling ang pondo nito. Okay? The amount necessary for the implementation of this order shall be charged against existing appropriations of the members of agencies of the council and from sources to be identified by the Department of Budget and Management subject to existing budgeting. So magre-realign lang po ang ating gobyerno sa kasalukuyan dahil tapos na po yung budget ng 2020. Ang first tranche po nito ay yung short term ay voluntary po. Ini-encourage po ang mga nandito sa NCR. Kung kaya nyo, may pagkakataon, umuwi kayo. Ang long term po nito ay provincial development po talaga. Kasi ganito lang naman po kasimple yun. Kung ikaw po ay uwi sa probinsya at wala ka pong maaabutan, wala kang madadatnan na oportunidad, babalik at babalik ka rin. Parang sa kanta, saan ka man naruroon, babalik ka rin.
Baka kasi nga, walang oportunidad. Kung pag-uwi mo sa probinsya mo, sanay ka doon sa sarili mong probinsya, nandun yung oportunidad. Abay, malaki ang konsiderasyon na doon ka na lang mamumuhay kaysa makipagsiksikan ka dito sa Metro Manila na napaka-traffic na, congested na, densely populated pa. Okay? So yan po ang nilalaman ng batas na yan. Sa balik probinsya, bagong pag-asa program. Okay, so I hope nakakatulong ako kasi excited din po ako dahil meron din po akong kunting lupain sa probinsya at kung magkakaroon ng development similar to at least in NCR, abay, uuwi na rin po ako at magsaka habang nagsasideline na lang ako bilang abogado. Alam niyo ang pagsasaka, dito lang sa Pilipinas, magsasaka mahirap. Sa Japan, magsasaka mayayaman. Sa US, magsasaka mayayaman. Marami po akong tita tito na nasa US, magsasaka po sila, mayayaman po sila. Umuwi na lang dito sa Pilipinas yan kapag senior citizen na sila. Okay. Dito nila ginagasto yung kanilang retirement kasi malaki. Nasa 100,000 sa pera natin. Eh, mura lang naman sa probinsya, maluwag po sa kanila yon. Tapos sa kagandahan po ng programa ng gobyerno ng Pilipinas, hindi na po talaga mahirap sa probinsya kung may hanap buhay lang. Bakit? Libre na po ang paaral. Pag nagkasakit ka, sagot pa ng PhilHealth. Ano pa ba ang hahanapin mo? Di ba? Kahanapin mo lang talaga sa probinsya ay trabaho. Okay? And infrastructure. Paunlarin mo raman yung infrastruktura ng probinsya. Tulad sa Bohol, sa bayan ko mismo, mahirap po mamuhay doon. Bakit? Wala pong tubig. Diba? Samantalang Bohol ay ang daming water resources. Hindi po na-develop. Sa Antequera po yan. Wala pong tubig yung Canlaas, Kansibuan, Kinapunan, yung mga barangay, mountainous barangay. Kilo-kilometro po ang nilalakad. Pero malaking improvement na po yan. Kasi nung nandun ako, wala nga pong high school dyan eh. Merong high school pero private doon sa pinaka-poblasyon. Ngayon, apat na po ang high school. Merong high school sa Canlaas National High School, meron sa Tupas National High School, Bantulaynaw National High School, at Christ the King, yung private school na yon. Unti-unti naman po, pero dahil sa balik program, balik probinsya, balik bagong pag-asa program, siguro mas ma-enhance, mas mapadali. Ngayon po ang nilalaman ng batas. Kung gusto niyo pong may mga katanungan, i-follow niyo lang po ako sa Attorney Bobby Channel sa aking YouTube channel. At kung mayroon pa kayong mga gustong tatalakayin natin, sabihin niyo lang at mag-comment po kayo doon. Maraming salamat at kakain na po tayo ng hapunan. Nagutom na rin po ako. Thank you.